direksyon. Para po sa pagsisimula ng programa, hinihiling po na tumagawa ang lahat para po sa pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas na pangunahan po ng ating PWF Corps. Lingkod bayan, pinangangalagaan ko ng mamamayan. Lingkod ako ng may malasakit, katatalan, at kasayan na walang kinikilingan. Pagiging mabuting halimbawa ko at panibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Linihin ko ang aking sarili na kayahan upang sa lahat ng panahon ay mapag-ibuturan ko at buong kausayan ang sa kapagayan. Hindi ako makikibahagi sa mga katuwalian sa pamahalaan. Bibigyan ako at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamahalaan. Isa sa buhay ko ang isang lingkod bayang mga Diyos, mga tao, mga kaligasan at mga bansa. Tutulong ako sa mga hamon ng mga bagong panahon. Tungo sa admigayin ng matatag, maginhawa at pangatag ng buhay. Sa mga tungkulin at ang mga ganito, kasi nanawa ko ng tayo ay lumuko at manalangin. Panginoon, ngayon ay aming pinagdiriwang ang 31st anibersaryo ng pagkakapatan ng aming minamahal na institusyon, ang Komisyon sa Wikang Pilipino. Maraming salamat po sa araw na ito na muli mo kami samahan sa aming pagtitipon-tipon, ngunit lalo sa ganitong okasyon.
Maraming salamat sa lahat ng mga biyaya na ibinibigay ninyo sa amin. Ipilitin po namin na ipahagi ang mga biyaya na tatanggap upang makatulong sa kapwa namin na dalang nanangangailangan. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagbibigay ng pagkakataon upang malaman namin ang dahilan ng aming pag-iral. Pinabalik po namin ang karangalan sa inyo sa aming pagkakataon. Maraming salamat po sa pagkakaroon ng masayang kapamilya, kapuso, mga mapagkakatiwalaang kaibigan, at mga bagong kakilala sa aming mahal na KWM. Panatilihin mo po ang aming pagbubugyot upang mas mapatatag pa namin ang institusyon. Naway pairalin ang pagkakaunawaan at pagmamahalan upang sama-sama namin maisulong ang pagdika ng aming komisyon. Maraming salamat po sa patnubay na inyong binibigay sa aming lahat upang magampanan namin ang aming mga responsibilidad at tungkulin na kaatang sa aming balikan. Maraming salamat din po sa kalakasan, katalinuhan at kapasyahan. Ito po ang aming ginagamit sa pagsugba sa mga alon at pagsugbong buhay. Hinihiling po namin ang inyong patuloy na patnubay. Ito ang aming samod na dalangin, pinabalik po namin ang papuri at pasasalamat. Ang mahali na po tayo magsipo. Ito po bigyan tayo ng basis pagtanggap, tinatawagan ang ating convention delegation. Isa pong napakagandang araw na pagbati sa inyo pong lahat. At gusto pong magbigay ng isang bagong pagtanggap sa pamagitan ng pagbigay sa inyo po ng isang pamamanapagin po ninyo na ating pong palakpakan ang ating ahensya at ang ating mga sarili para sa ating mga pagpupunyagin. Ay 85 na tayong nakatatabi. At ang komisyon sa Wikang Pilipino noong 1991 ay binilang natin para sa 31 na taon ng ating pagkiliwang ngayon. Nais kong bigyan ng tiin na ang lahat ng mga taong ito ay dapat natin ialay sa mga dating mga tagapangulo, mga komisyoner, mga punong kawani ng ahensyang ito na nagpagal, nagambag, nagbigay, nagsakripisyo ng kanilang mga oras upang maitanghal ang mandato ng komisyon. Sa mahabang panahon, ang komisyon ito ay naging padron, huwaran ng kausayang pangwika. At hanggang ngayon, ito ay ating pinanatili dahil po sa inyong mga kasipagan at hindi pagtigil sa pagtatrabaho. Ang araw na ito ay para po sa lahat ng mga nagpagal ng mga kawani. Kayo po yun. Sapagkat darating din ang panahon na tayo ay magiging retirado na rin. At gusto ko pong makita ninyo kung paano dapat binibigyang bugay ang mga katulad ninyo na nag-report sa pamahalaan, lalo na sa Komisyon sa Wikang Pilipino. Sa inyo po, ang araw na ito, ang inyo pong mga paghihirap na ibinigay ang kahusayan, talento, sakripisyo sa oras, at marami pang iba. Mga issue, lahat po yan ay maaaring pinagpasan. Basta lahat tayo ay magkakasama-sama at tinutuko ang ating mandato. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ating pong pinabati ang ating pagdating po ng ating dating tagapangulo,
Jolan, sa inyo pong pagdating sa aming sa ating pong pag dito po ang ating dating full-time commissioner, nandito po nakita ko si full-time commissioner Lorna Flores. Maraming salamat po. At sa mga bisita po natin na dumalo po sa araw ito na hindi ko nabanggit, maraming salamat po sa inyong pagdala. Salamat po. Maraming po salamat kay Commissioner Ninyo, ang ating pong full-time commissioner para po sa pangasiwakan ng Manila. Ngayon po ay mag-alang namin inatawagan ang puno ng Sangay ng Edukasyon at Networking, Ginoong Jomar Caneda, para po sa pagkakakilala. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong tagapanayam ay isang kilalang nobelista, periodista, guro, makata at magsasaka. Andali lang. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Meron na po ba? Wala pa rin. Magandang umaga muli po sa ating lahat. Para ipakilala ang ating tagapanayam, hayaan niyo pong basahin ko ang kanyang hindi naman po ganun kaikli at hindi rin naman po ganun kahaba na bio note. Kagaya ng nabanggit ko kanina, siya po ay isang bantog na nobelista, periodista, guro, makata at magsasaka. Nagtapos ng kanyang elementarya at sekundarya sa Bayan ng Habunoy sa Bulacan. Nagtapos ng BS Journalism sa Lyceum of the Philippines University. Gayun din po na kanyang masterado sa Philippine Literature sa MLQU at mayroon po siyang 44 units para po sa kanyang PhD sa nabanggit din pong pamantasan. Humawak ng sumusunod na mga katungkulan, dating direktor ng MDRCB, dating tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Pilipino, dating tagapangulo ng Bansang Komisyon para sa Kultura at mga Sini, Chairman Communications and Publications Committee ng ITI UNESCO Philippine Center, dating editor-in-chief ng Graphic Arts Service na pagmamayari ni Don Roses ng Don Roses Group of Companies. Dating po siyang board member ng Pambansang Museo ng Pilipinas. Siya po ang may-akda ng dekalogo ng wikang Pilipino. Nakapagsulat ng script ng 12 pelikula. Nakapagsulat din po ng 70 script para po sa telebisyon. Nakasulat po ng higit sa 100 manuskrito po ng script para sa radyo at may akda ng 35 novela. Nakasulat ng mahigit 100 maikling kwento at mga salaysay. Nakapag-abag po siya ng mga balita at artikulo sa napakaraming magazine, pahayagan at tabloid, gaya ng Manila Bulletin, Balita, DIY, Filipino Star na yun, ilan lamang po yun. Naging anchor po siya ng mga programa sa radyo sa mga himpilan ng DZME, DWWW, DWBL at DWIC. Isa po siyang bantog na manulat sa comics, manulat din po ng tuluyan at pula, at naging two-time president po ng Tamas Awards. Hawak din po niya ang lifetime member bilang advisor ng National Press Club of the Philippines at nagturo po ng mga asignaturang literatura, kasaysayan at risal sa iba't ibang pamantasan sa Pilipinas. At ilan po sa mga akda ng ating tagapanayam sa larangan po ng nobela ay ang mga sitas ng Florante at Taura, Kapag Nagalaw ng Ugat ang Ibon, Gumamela, Walang Pagmamaliw, Isulat Po sa Tubig, at Labis at Lupa. Langit at Lupa, paumanin po. Ang kanyang pinakahuling nobela, The Vince Ramos, ay itinuturing ng bantog na manunulat at kritiko na si Professor Efren Reyes Abueto bilang pinakamahusay na nobela sa Pilipino matapos po ang Maynila sa mga upo ng liwanag ni Edgardo Reyes.
itinuturong din ito ni Dr. Aguen na panandang panahon dahil sa katangi-tangi at malinaw na imahen sa bawat pangyayari sa loob ng nobel. Ito rin po ang kauna-unahang nobela na inulusad sa Pilipino na dinaluhan ni pambansang alagad ng sining F. Chanel Jose. At pinagpukulan niya ng pag-uugay dahil sa namumukod nitong ganda at husay sa pagkakagamit ng wikang Pilipino. Ang ating pong tagapanayam ay maituturing po natin na pang-apat sa pinakabantog na anak ng Hagunoy Bulacan. Una na po dito ang pambansang alagad ng sining Amado B. Hernandez, ang ating dating ministro ng paggawa at naging kalihim ng ugnayang panlabas na si dating Senador Blasco Ocasio-Cortez. Sa bayan din po ng Hagunoy ng Bula, ang isang ang bayani si Magat Salamat, nasa pilino po ito ng kanyang ama. Mga kasamahan po sa KWF, mga opisyal ng ating ahensya, isang malaking karangalan po ipakilala sa atin ang ating tagapanayam sa araw na ito, ang dati po nating tagapangulo, kagalang-galang Jose Ladera San Luis. Pwede bang intratuhin lang ako yung buong gano'n? Kaya na rin. Dati ko ang gali, napaka-taas ng paghangako sa sining ng fotografiya. Kaya pinitrato na po ako dito. Alis na. Pero na. Okay na. Aalisin ko sa ito. Para makita kung gaano. Okay. Okay, Professor Camilo, thank you. Kay Professor Jomar Caniega, maraming salamat sa pagpapakilala na habang ako'y nakikinig ay hindi ko mapigil na maglakbay sa nakaraan. Sapagkat tunay po, inihatid ako ng wikang Pilipino sa bulwagan ito at patuloy kong yakap ang wikang Pilipino saan man ako makarating. Sa pinagpipitakanin kong mga dating kasamahan at sa pamunuan ngayon sa ating ginagalang na tagapangulo Dr. Arthur Casanova, sa dalawang full-time commissioner Professor Benji Mendillo, at sa walang kumpas at lalo kang bumabata, gumaganda na si Dr. Carmelita Abduraman. Kaya magandang umaga po sa inyong lahat. At may dugtong ko na lang po kay Dr. Abduraman. Ay mas sumisikat yata ngayon ang iyong anak na si Sol Abduraman ng JB7 kaysa sa kanyang ina. Na inspirasyon niya, sabi nung isang nakapanayam ko yan, na kinakapanayam kami ni Sol Abduraman, ay nagpapinang sumingit ako. Sabi ko, Sol, nauunahan mo na ng iyong kasikatan ang inyong mother. Ang sagot pa naman sa akin, dapat i-premio ng konti. Sabi sa akin, dati na po. Yan ang sagot niya. Magaling, magaling si Sol. Magaling po siya sa mga impromptu. Ang pagtindig ko sa harapang ito ay tunay pong makasaysayan. Personal po at sa hinaharapan ng ating wika. Pag-akyat ko pa lamang po sa hagdanan na dati ko nang inaakyat, ay may mga napansin na agad ako
At kung napansin kong isa, at mabuti naman, at binigyan agad ng pagtutuwid kanina ni Benji, ni Commissioner Benji, ang nakalagay po dito sa logo ay 1991. Hindi naman po sa ako'y nangangaral, bakit walang nagtutuwid? Kung tama po ang aking pananaw, dapat po 1936. Kanina lamang po, nadaan kami dito sa PNU. Sino po ba taga PNU dito? Ayan pala. Ang PNU, ang daming naging pangalan noong araw. Pero sa paanan niya, nakalagay pa rin 1910. Nandun pa po, malinaw na malinaw. At higit na malinaw na yung sulo ng PNU ay nandun at nakatindig pa rin. Maningas ang matikas at nakatindig siya na sa ilalim ay nakalagay ang 1910. Napakarami na pong pinagdaan ang pangalan ng PNU. Pero bakit tayo dito sa komisyon sa wikang Pilipino, 1991. Paano na po ang alang-alang itinindig ni Dr. Jaime C. Rivera, yung aking lolo na si Lope K. Santos, ng iba pa pong haligi na katulad ni na Cecilio Bustol. Maraming pa po sila. At hindi po pinutol nung pagkakatatag ng KWF na Komisyon sa Wikang Pilipino ang dating tanggapan, hindi po yan pinutol. Kung sino man po ang nagpabago ng logo at inilagay yung petsa na sa tingin ko'y mali, ay dapat po ito ituwid ng mga naniniwala na dapat itong ituwid. Ibig sabihin po ba kakalimutan na lamang natin ang mga pagsisikap ng mga pangalang nabanggit ko? Kaya puro po magigiting yung mga yan eh. Jose Villa Panganiban, institusyon sa larangan ng Panintikan, institusyon sa larangan ng wika. Nung itatagpo ba ng Kongreso ng panahon ni Presidente Cory ang Komisyon sa Wikang Pilipino, ay pinutol na ng ganap. Inalis na sila, tinapyas na sila. Sila po ay, sa tingin ko, ay hindi mga ala-ala lamang. Yung panahon mula 1936, kung di ako nagkakamali, hanggang 1991, ay gininto ang panahon ng Komisyon sa Wikang Pilipino. Totoo po na ang pangalan natin dati, Surian ng Wikang Pambansa at naging Linangan. Pero ayon nga po kay Dr. Jose P. Laurel, ang nagdaan ay mga batong tuntungan ng edipisyo, ng edifice, ng mga haligi. Ang inilalagay po sa haligi ay mga tisod-tisod na lang nating bato. Pero yun po ang pampatibay sa haligi. Kaya po, maaaring pansinin ninyo na bakit ko ipofocus dito. Sapagkat ang akin pong kababayang si Blas F. Ople ang nagsabi na ang sino mang tumatalikod o kinakaligtaan ang kasaysayan ay ihanda na ang kanyang sarili na isumpa siya ng history ng kasaysayan. Kaya po, sa araw na ito, kabilang po sa mensahe, pangunahing mensahe, ay ituwid. Ito pong 1991 dito. Kung paano ang Tarlac State University na itinatag bago magkagera na ang pangalan ay simpleng paaralan sa pagsasaka na nang lumaon ay naging agricultural
State University. At ngayon ay iba na naman ang pangalan. Pero wala nang nakalagay po betsa ay kung kailan ang unang betsa na nagkaroon sila ng paaralan para sa agrikultura. E ngayon po, malaki ng pamantasan yun. At natatanda ko, ang komisyon sa wikang Pilipino ay lagi nilang sinasaliksik kung paano magiging bahagi ng kanilang pamantasan ang komisyon sa wikang Pilipino. Nakasali na doon yung Commonwealth na panahon. Ganun po, sa akin po ganun kahalaga ito eh, ang petsa. Para po ang tao, tuwing magbe-birthday, pinapakahalaga ng petsa, eksakto. Eh, ibig sabihin po ba, ang aking pangalan, pinanganak po ako 1949. Kung binago ang aking pangalan, ginawang Fernando Po Jr., ay baka simulan kung kailan na binago yung pangalan. Hindi po gano'n, hindi po kakaligtaan ang mga nagdaan taon. Para po sa akin, isang krimen sa kasaysayan nito eh. 1991. Eh parang kinalimutan na talaga si Quezon eh. Ang ama ng wikang pambansa na kahit sa bahagi ng Pilipinas natuntong at sinasalubong siya ng mga katutubong wika. Kaya ang kanyang sinasabi, napakagaganda ng inyong wika. Subalit, kailangan natin ng isang wika na sasalitain sa buong bansa. At yun niya, ang kanyang isinulong. Eh, hindi po pwedeng kaligtaan sa pamamagitan ng isang petsa ang napakahalagang bahagi ng kasaysayan. Hindi po natin pwedeng kalimutan si Quezon. 1991, hindi na Quezon yan. Hindi po pwedeng sa pagbigkas na lang ng ganito sila aalalahanin. Ito po, dapat lagi naalala kung saan man nilalagay yung marka na ito. Kung sino man po ang nagpasimulo nito, dapat papanagutin sa kasaysayan yun eh. Ako po hindi batas, pero may pananaw po ako. So tingin ko ay batas. Inilagay 1991. Oh. Pwede hindi sinali si yung pinagay ko kong ina, Jose Villa Panganiban. Eh si Jose Villa Panganiban ang gumawa ng pinakamagandang dictionary ng Tagalog sa Tagalog at saka Tagalog sa Ingles. At tiniyaga niya yun. Ang gamit yung Makanilla, kung nandiyan naman si Dendel, kung buo pa yung manuskrito nun, Makanilla na lahat. Sa akin pong pagpapatuloy ay isa lang paalala. Sana po ituwid dito, kung hindi naman tutuwid. Eh, nasabi ko na, sinabi ni Opte, isusumpa ng kasaysayan ang sinumang tumatalikod sa katotohanan at sa tunay na kasaysayan. Ako nga po pala, i-open sa tanong at sagot, ano mga oras, taas lang po kamay, napagpabati na kayo. Pwede nyo akong tanungin kung sa anumang paksa ay handa po ako. Dahil sabi ko nga po eh, may natin ito mga magagaling. Si Dr. Casanova, si Dr. Mendillo, si Dr. Abdurrahman. Kaya po kayo naghanda. Kung ano man po ang inyong tanong ay magbibigay po ako ng sagot. Magsisimula ako kahit po hindi pa niyo ako tinatanong. Ang isa po sa aking una na alam kong malakas ay ang ating pagwawalang bahala sa mga pagbabago sa wika. Sa ilalim ng katwirang ang wika ay buhay na buhay at dinamiko. Pero kahit po buhay na buhay ang wika at ito'y dinamiko, kailangan po tayong may disiplina, may polisiya, na hindi tama ito. Nakalulungkot tayong pamitin. Una, dahil
ang may karamdaman, ang hinahangang ko, minamahal kong si Chris Aquino. Pero siya po ay tuwiran kong pinuna sa isa kong lathalain sa Liwayway Magazine noon. Sabi ko, Ma'am Chris, wala pong salitang pangingialam. Eh ngayon po ordinary na lang sabihin lang tayo tayo ang pangingialam. Na alam po natin yun na maling-mali. Wala pong salitang pangingialam. O, sabi ni Chris Aquino, nangingialam na naman sila sa aking karir. Sinulatan ko po siya. Wala, Ma'am Chris, wala pong salitang nangingialam. Ang salitang ugat niyan ay pakikialam. Pero, kapag binago na, eh dapat po may patakaran. Eh, ako lang nasukol. Dahil wala namang patakaran na nakalatag ang KWF sa salitang pangingialam. Iyon po ay mali. At dapat po pagkaroon ng isang committee na pag-aaralan yung ganoong pagbabago at saka gumawa ng polisiya na ang salitang ugat na pakikialam ay walang katumbas na pangingialam. Pero ginagamit po ngayon, ngayon na lang sa radio eh. O, nangialam na naman yung grupo na ito. O, ayaw nilang pakialam yung sarili nila. Yung ang halimbawa po yan, pagpumanhin ni Ma'am Chris Aquino, pero talaga siya nagsimula po niyan. Kaya nga, sa sinulat ng tula, tungkol diyan, sabi ko, Ma'am Chris, wala pong salitang pangingialam. Ang tunay pong salita ay pakikialam. Kaya, ang KWF ay may tungkulin na makialam yan. Eh, pwede mo na sabihin, ang KWF ay may tungkulin makialam sa ganitong salita. Bakit po natin napapabayaan? Dahil nakatago nga po tayo sa anino na ang wika ay buhay na buhay. At ginamit ko. Totoo po yan, buhay na buhay ang wika. At hindi lang ang ating wika. Ang wika po sa buong mundo, buhay na buhay at dinamiko. Sa katunayan nga po, nung ako'y taga-Pangulo, ang wika sa buong mundo ay 8,400 lahat. 8,000 plus. Ganyan po ang dami ang wika. At lahat po na yun, nagbabago. Lahat po na yun ay buhay na buhay. Pero ang buhay ay may kamatayan. Kaya po sa ngayon, nasa 7,000 na lamang ang buhay na wika sa buong mundo. Dahil nga po, namatay na yung ibang wika. Ang iba ay dahil sa kapabayaan ng mga institusyong nangangalaga sa wika. At ang iba ay natural na yumao yung wika dahil hindi na ginagamit. Pero may tungkulin ng KWF ng mga naghihingal ng wika ay mapanatili. Ang Pilipinas po dati ay sa ulat. Ito ang maganda. Sa ulat po dati, ang Pilipinas ay mayroong 164 na wika. Pero sa huling ulat po na basa ko, ang Pilipinas ay mayroong 186 na wika. Sa halip na mamatayan, nadagdagan pa. Kaya nga lang po, variation na lang yung iba. Iba po yung Agta. Mayroong Agta 1, may Agta 2. Pero, may pagkakaiba pa rin. Okay, wala po nang magtatanong. Ay, Professor Benji. Ako po ay kinagtanong, pagkakabulo. Ako po ay sumasayon at
ako po ay isang diwa ninyo doon po sa inyong mga nabanggit. Maraming salamat. Po sa 1991. Kasi natutuwa nga po ako pagbati niyo ang ina. Binanggit niyo yung edad ng KWF. Totoo po yan eh. Kaya salamat, Professor Mendillo. Okay, meron ko po bang pansin? Alam niyo po, napakaraming dapat tingnan o pakialaman ang KWF, yung mga nangyayari po sa paligid natin. Minsan po, pagka minakakausap ko ng taga-KWF, o si chairman o si full-time commissioner pareho, ay napapagkit ko sana magkaroon ng polisiya. Halimbawa, yung bakit pinaiilal yung kakayanan. Naayon kay Dr. Santiago, may limit lamang ang ating panlapi. Wala tayong panlaping NAN, kakayahan. Anong kakayahan yun? Pero sa paninindigan na basta nagkaintindihan na ay pwede na humika, yun po ang hindi tama. Kailangan po may patakaran, may polisiya. Wala pong panlapit tayo na nani. Dapat yon ay kakayahan. At yung iba pa po na ganyang natutunan. Sa pinayos na rin po mga paglalapit, ang salitang natutunan ay hindi pinatanggap sa silid-aralan. Ngayon, nagagamit na rin, nagkakaintindihan, dapat pong magkaroon ng polisiya. O sige, nagkakaintindihan naman, ay sige na, pahirali na yan. Pero yung natutunan ay mali. Mali talaga yun. Sinasabi lang nila na dahil buhay ang wika, dinamiko, nagkaintindihan naman. Pero mali po yun. Yung ikasabihin, natutunan ko ito sa turo ni Mr. Jonald Santos. Dahil sabi niya, tama ang natutunan. Pero hindi po matatanggap yun. Yung po natutunan. Sa usapan, pwede. Pero po sa formal na disiplina na nakasulat, ay hindi po magandang tingnan. Dapat po, tumitingin tayo sa kundin eh. Sa landscape. Napagay sinali mo ang natutunan sa isang paragraph ay mayroon akong mali. Actually, may mga letter po ako niyan eh. Parang pa ni Mr. Almario. Sabi ko, Mr. Almario, sana ay premium naman ninyo ang paggamit ng mga salita na kapag kapasulat na, ay hindi na magandang tingnan. At ang sagot naman eh, titignan ko. Hanggang ngayon, kanya nakita. Mayroon pa po bang tanong? Marami pa po tayong pag-uusapan na ang akin ay puna, na maaari nyo rin punahin. Ngunit alam kong pag-uugatan yan ng polisiya na ang KWF ang may kapangyarihan ayon sa mandato nito na pananaliksik, pagsusulong at preservasyon. Doon lang po sa tatlong mandato na yon ay dapat nang i-angkla ang anuman pong polisiya para sa wika. Nang bigyan po ng notice ni Mr. Jomar Ganyega tungkol po sa paksang ito o sa paksang gusto kong salitain. Sa totoo po, sobrang tuwa ko. Dahil ito na uli ang pagkakataon na makapagsalita ako para sa kariktan ng wika. Sa
sapagkat sa kagandahan ng wika na AWF ang tumuugin ang gumagabay ay mapapansin po natin na ang ating kapangyarihan ng AWF ay pinaiinal para sa kapakanan ng lumalagong ating wika na umuulat at nagiging makapangyarihan wika. Meron pong nagsagawa ng survey at nakikipagawa na sa 70,000 wika may nagtanong kung ano-ano ang pinakamaganda sa wikang ito. At natuwa po ako ang Tagalog o Pilipino ay nasa pandaloon po. Pinapakalaking nangunguna ang anin ay yung diplomatic languages. Yun ang nangunguna na pinakamagaganda, pinakamakapangyarihan, pinakagamitin. Okay. Mag-request nga lang po ako ng tubig. Pwede na po. Natal, may mesa naman dito. Pwede umili. Sige po. Naiihingan ako, nahihiyan ako tamayo. Sige ka sa tayo. Okay, Sir Benji, sana nalimbrato ito. Ituloy ko pa akin ating palayan. Kanina po pagdating ko dito, ang una ko po hinarap ay ang mesa ni Chairman Casanova. At nakakatuwa naman po dahil ang una ko po tanong sa kanya, ano ang significant project ongoing o natapos na. Sobra po tuwa ko dahil ang sabi niya, may pinasisinog siya na diksyonaryo. Yun po ay napakahalaga dahil yan ang Holy Bible ng wika, diksyonaryo. Ang mga aklatan po o mga bookstore ay hindi ko bukumpas dahil sa diksyonaryo. At napakagaganda ng mga lumalabas po diksyonaryo ngayon. Kahit po sabihin na mayroon tayong social media o mayroong available na diksyonaryo informative sa YouTube. Number one pa rin po yung libro tungkol sa diksyonaryo. Kaya po sabi ko, i-chairman na patutan mo nga agad yan dahil napakaganda ang diksyonaryo. Unang pasok ko po dito, ang una ko pong tinignan ay yung kinasabigan ko dahil wala akong kopya. Yung diksyonaryo ni Dr. Sevilla Panganiban. Napakayaman po noon sa laman. At kahanga-hanga. Teka, sabihin mo lang ko ha. Sabihin Lopeka Santos po yan. Lopeka Santos, matawag. Si Jose Villa Panganiban. Diksyonaryo po. Kaya yung ating pong departamento ng leksikografiya, dapat po ma-challenge kayo ng gusto eh. Pumunta kayo sa mga silid aklatan. At makikita nyo, napagbungad nyo eh, sa halid na Holy Bible ang nakabuka doon sa opening eh. Dictionary na makapal. At English. Dapat po, ihilera ang wikang Pilipino na dictionary. Natatandaan ko ang dating librarian natin. Librarian, si Dr. Antonio Santos. Ay humiling po siya ng diksyonaryo sa PWF. At dahil sa kahilingan ngayon, si Dr. Millet nilakad
ang acting chair group na si Mr. Dino para mapa-imprenta ang diksyonary ni Dr. Pangiliban. Dahil ang diksyonary ko ay dapat ina-update talaga yan taong taon o ilang taon tumabigat kahit na 5 taon. Pero dapat lagi na napakahalaga po ng diksyonary. Lalo po ngayon ang napakadaming nadadagdag na salita. Naalala ko tuloy po si Ma'am Buena Obra, ang kaisa isang babae na naging chairman po ng KWF. Nag-iipon po siya ng mga salita. Isa ang mga salitang bakla eh. Talagang pinalibro niya. At siya ang mismo nagbigay ng kopya sa akin. Ang ganda. Naiipon niya na tiyaga. Noon po ang panahon namin ni na Commissioner Millet, tayo lang, muntik na mag-iipon ng mga salitang correctional. Salitang correctional. Kaya lang, hindi na ito, hindi na, papagubago. Okay, napapahaba na po ang aking salita. Kung meron pa po kayong katanungan, itanong na po. Eh, konting drama. Alam niyo po bang, sa mga oras ng kaligayahan at oras ng kalungkutan, lumalabas ang pinakamagagandang salita na Pilipino. Kaya kung gusto ninyo magtipo ng magandang salita, magpakalungkot-lungkot kayo. Nakita nyo. At kung gusto nyo naman hindi pa pang salita, magpakasaya kayo. Kami na po, lungkot na lungkot ako. Pag may hinahanap akong tao, tapos kasamaan, either nag-retiro na, yun, lahat ng lungkot lang yun. Nag-retiro, hindi lang makita rito. Pero mas masakit, wala na siya, chairman. Ang ibig sabihin, sumakabilang bahay na yun. Sumakabilang bahay na. Kaya malungkot. Pakita nyo ko natin, nakaka-bento tayo ng salita. Mga ganyang bagay. At kapag nakakita naman ako ng matanda na ako okay, malis, pero nandito pa rin at lalo pang bumata, ako po ay natutuwa. Nakita ko kanina si Ma'am Lorna. Diyan po ba? Si Dr. Lorna. Alam niyo po, kukunti niyo si Dr. Lorna. Natuklasan na po niya ng Fountain of Youth. Ayaw lang yung mga linda. Dahil ba kasi dumugin. Abe, nung umalis ako dito eh, kwan eh. Hindi ganda yan eh. Umayin ngayon eh. At dito pumata pa. Si Ma'am Lorna. Alam niyo mga kahit kanina, anong biniwan kong salita rito? Pwede niyong himayin. Himayin. Bilang salitang ugat na kung pwede ninyo pabigyan ng mga pahulugan. Kasi yun daw ang sinabi ni Dr. Jose Villa Pangaliban. Si Dr. Jose Villa Pangaliban, nag-ipon ng mga salita sa mga tao na nakakausap niya. Pinapasalan ko pa po yan sa UST. Si Dr. Pangaliban at nakita ko ang tiyaga niya. Sabi niya, ano nga yung sinabi mo? Ganun. Sabi ko po, kanina ko po kasi ako, nakasalubong ko po yung mga estudyante. Pero maganda pa yung pangin at meron mo ko ng salakab. Sabi ko po ganun. Ba, ano nga yun? Ano yung salakab? Yung pala nakalagay na sa kanya lista. Naglilista po siya. Ano man ang madilig. At sa kanya ko rin narinig yung salita na kahit narinig mo na, gusto mo mo ulit at baka makalimutan. At sabi niya, hindi mo kinakailangan sa loob ng isang araw ay makasandaan ka. Sa isang araw, ito sa mga taga-leksikografiya, dahil si Dr. Pangaliban na gano'n. 5 salita naman bawat araw ang iyong maipon.
lima namin, sabi niya, hindi kailangan marami. Napakalaking tagumpayan. At maging sa pag-memorya ng mga salita, hindi mo kailangan memorya na agad ang salibro. Limang salita lamang araw-araw, napakarami mong matitipon. At si Dr. Pangaliban ay hindi lamang lexicographer, mathematician pa rin. Wala pang mga ganun eh. Wala pang mga calculator. Pero, sandali lang niyang kwentahin kung ilang salita ang matutuluhan mo sa dictionary, English Manual, sa limang salita isang araw. Isang araw, lima lamang. Kaya nang magyabang pa na maging gawin mo anin. Gawin mo pito. Tama na, lima. At yan ang turo ko sa aking mga estudyante. Karami sa mga estudyante ko na naturuan, ang iba patay na. Sabi niya. Sa susunod, pero sa totoo, natuto, naging mahusay na mga leksiko gabel. Talaga, kahit po, ikayarin ko kayo magtanong sa akin, malamit ko magtanong ha. Malinaw na po siguro. Tama siguro si Sir Benji. Malinaw ang lahat ng sinasabi ko at wala na mayroong tanong na gusto mong malaman. Noong pong aking mga unang taon dito ay hindi po sa pagyayabang nakabarkada ko po sina EPJ, Joseph Estrada at mga iba pang artista maging si sila Bob Soler, si Paquito Diaz. Ang iba nga, naisama ko pa dito eh. Po. At sila po mga sikat. Pero mayroon pong isang maikling kwento. Tungkol po sa hindi sikat. Pero napakaganda ng mga namin binibigyo ang mga salita. At dahil ito, sabi niya, kung isusuli ang Pilipino, alam niyo, dapat, madami pa kayong dapat pag-aralan. Yan ang sabi-sabi ng tao nito. At pag-aaral kayo sa mga driver ng jeep, driver ng tricycle. Ang pangalan po ng aking tinutukoy ay si Amay Bisaya. Isinama ko po siya dito. Ah, simple-simple lang ang inyong puna. Alam mo, sabi sa akin na kadyolad ang tao sa akin. Napakarami pa ninyong dapat pag-aralan dito sa komisyon sa wikang Pilipino. Turuan nyo mga driver na magsalita ng tama. Abe, mula sa UST, ay napakarami ko nang napuna. Ang tanong ng driver sa akin, sino ba ang kiyapo dito? Sino ang kiyapo? Napatingin daw siya sa mga pasahero. Sino ba ang kiyapo dito? Ay, dahil dun sa salita ng driver. Pero dating natin sa dulo, ang may sumakay. Ang sabi ng driver, kapit lang po ng konti at baka kayo mahulog. Umanda rin sa sakyan. Nahulog na yun. Nahulog na. Eh, paano? Yung driver, hindi inaaralan ang KWL. Ang sabi ba nun, kapit kayo ng konti. Eh, konti lang ang kinapit. Naraglag na. Sabi niya, tapos, tulungin nyo yung tuwid. Ikaw ko nagkakaintindihan na sa parang ano eh. Pero mula po doon ay meron tayong matututuhan sa lansangan, sa mga kasalubong natin sa daan. At dyan po may sasuggest ko sa inyo. Kahit mga luma ng pelikula ni FPJ, panuturin nyo, napakagaganda ng kumpul ng mga salita. Alam ko akong makita ng pinayagan niyang makawala ng mali eh. Dahil mahal ni EPJ ang wikang Pilipino. Noon po, kaya na ni EPJ ako eh, nasa PWF eh. Sabi niya sa akin, pwede mo ako nagbigay na halimbawa, kung walang wikang Pilipino, walang EPJ. Masyado kong minahal ang wika nito, sabi niya. At tungkol po sa bagay niya yan, naisama ko din dito yun eh, ay ang kaibigan po si Carlo J. Caparas.
sabi niya kagad, kung walang wikang Pilipino na minahal ko, walang Carlo J. Caparas. Kaya ang mga salita ko ni Carlo, even yung kung verbal or masulat, nakikita po natin ang kapinuhan at kapuniduhan, punido po. Pagbibigyan niya ang salita, punido. At sabi niya, napakaganda ng wikang Pilipino. Kaya lahat ng sino man na nagkaroon ng pagkakataon na mamuno o maglingkod sa komisyon sa wikang Pilipino, ay tuturing nila na kapalaran na mapasok sa ganitong institusyon. Hindi lahat nagkaroon ng ganyang pagkakataon ng pagsasanay at pagtuturo sa maraming tao. Tinandaan ko ang mga salita ngayon ni Carlo, hanggang ngayon tinatandaan ko eh. Hindi nga lahat ibigyan ng pagkakataon na umugit ng ganitong institusyon sa kapakanan ng mas maraming nagsasalita ng ating wika. Ang wikang Pilipino sa sabi na nabasa ko ay pandalawampuin sa pinakamadaling pag-aralan ng wika. At kabilang po sa top 50 sa pinakamagandang salita ang ating pong Pilipino. Ang pong Pilipino, pambansang wika, Pilipino, ang nukleo niyan ay hindi ba Tagalog? Tagalog po, 90% Tagalog. Isipin niyo po natin na tayong mga Tagalog ay kinaiingitan ng mga hindi naging pambansang wika. Pero tanggap na nila ngayon na pambansang wika ay Pilipino na pinayayaman ng iba't ibang wika sa Pilipinas at ang iba pang hiram na wika. Ang Pilipino po, kapag nanghiram ng wika sa ibang bansa, ay naging napakahusay po ang paggamit ng pulido. Ang yumao na si Profesor Tomas Sinungboko, maring hindi na nakakatanda na, ganun talas po siya rito nun. Kaibigan siya ni Dr. Conciano Pineda. Si Dr. Bobo nagsabi niya, kahit sa alinmang wika, iba-iba parehas niya ang ating pong Pilipino. Bali po ito, muli ako nag-aanyaya sa mga gusto mong magtanong at sumariwa o sariwain ang mga nakakaligtaanan, mga salita na dapat natin buhayin pa para mapabilang pa sa tawag dito sa palagi natin ginagamit. Mabuti nga po ngayon, malaya tayo na mahiram. Dati, may disiplina, may mga, ay kumbasod nag-filter tayo yung mahiram ng salita. Ngayon, hindi na. Napakadami pong hiram na salita ngayon na parang Tagalog na rin pag ginagamit. Katulad ng, ang pinaka-uusap kong masyado ito kong mga sa social media. Halimbawa, yung load. Yung load, may makakarami ng mga gawin kung tutusin. Pero parang load lagi sa cellphone ang ginagamit. Kaya po kung kayo yung sa lexicography, kung nag-iipon kayo ng mga salita, ay unahin na po na mag-iipon ka agad upang komisyon sa mga ng Pilipino ang maging pioneer sa pangangalaga sa mga nag-emerge na salita, lumahok sa ating mga wika at nagpayaman sa ating pong lexicography. Okay. Ay,
hindi ko na po papahabaan. At wala po gusto mong tanong. Mr. Kanyega, baka ikaw may gusto mong tanong. Wala na. Ang sarap. Ngayon po, maraming salamat sa dating Port Commissioner po ng Commissioner sa Utah, Filipino, kagalang na Jose Rivera Santos. Inatawagan po ngayon namin ang nanunungulang Director General at uno lang sa ngayon ng saring para po sa pagbasa ng ilalaman ng sertipiko. Sir John? Professor Camilo? Hindi lang din ito kung inaayahan din po namin sa unahan si Commissioner Carlita Abdulaman, Commissioner Benjamin Lugillo at Tagapangulong Arthur Casanova para po sa pagagawad ng sertipiko sa ating po panahon. Ngayon po ako ay tagahama ng pangalan ng Republika ng Pilipinas, tanggapan ng Pangulo, Misyon sa Utang. Pinagkapaloob ang sertipiko ng pagkilala kay Jose Ladera Santos bilang tagapanayam sa ikatapot isang taon ng pagkakalatag ng KWF na may tenang ang KWF sa nakalipas sa 30 taon. Sama-samang sumusulong para sa pagkika ng misyon. Pinagtutunay ng sertipiko na ito ang kanyang katalupasaan at kausayan sa pagbabahagi ng mga kaalaman at sa pagkakalaw niya ng oras sa panahon para sa pagkakalaw. Pinagkakalaw niya ng 25 ng Agosto, 2022, sa Pusaling Watson, Assistant Captain J.P. Laurel, Malacanang Complex, San Miguel, Maynila. Nilagdaan, Arthur P. Casanova, PhD, Tagapangulo, Komisyon sa Wika. Muli po, maraming salamat sa galang-galang Jose Rivera Santos sa inyo pong ibinahaging mensahe sa mga kawani ng komisyon para po sa pagkaliwang ng isang mga nakikatanulong isang taon ng pagkakalan ng mga komisyon. Maraming po salamat, sir. Announce ko lang po na tayo po ngayon na napapanood ng live sa site Professor Camilo Millendez Villesa at ilalagay din po niyan sa iba't ibang site sa kanyang mga page more or less po mga 52 yan kaya po may mga kakapanayamin siya dyan ay magayak po ngayon ang gusto ninyo sabihin. Thank you. Maraming pong salamat. Sama po. I-recognize ko rin po ang aking spiritual advisor, si Pastor Val. Andiyan po, Pastor. Kita yun po para namin po. Nakasalim po ako ngayon. Muli po, maraming salamat. Ngayon naman po ay inatawagan namin ang tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino, Arthur P. Casanova, para sa kanyang mensahe. Kasaysayan mula ng ito ay itinatag hanggang sa kasalukuyan. Labis-labis po ang aking kagalakan ngayong umaga nang mabatid ko ng ating panauhing pandangal ay ang aking matagal nang kaibigan. At aming pong pagkakaibigan ay kumawid na ng 3 dekada.
At kami po ay naiisa, nasa iisang circle lang. Sapagkat pareho din po kami nasa wika, politikan at kultura. At sa maraming pagkakataon, kami po ng ating panauhing pandagal na walang iba na si kagalang-galang Jose Laderas Santos. Dating tagapangulo ng ating pong ahensyang komisyon sa wikang Pilipino. Ang aking katuwaan ay ganoon na lamang. Sapagkat sa amin pong mga pagsasama ng mga nagdaang taon, ito pong aking kaibigan ay talaga pong masarap pakinggan kapag nagkukwento, sapagkat ang kanyang masalaysay ay ibinabalik ako sa mga nakaraan. Mga masasayang pagsasama, partikular na po sa mga gawain na nauukol po sa wika, panitikan at kultura. Marami namin na rin pagkakataon na kami dalawa ay nagkasama sa maraming mga paglalakbay, mga kumpirensya, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi maging sa ibang bansa. May parehas po kaming mga hilig, lalo na sa panitikan. Sapagkat sa ilang pagkakataon, kami ay nagkasama sa mga internasyonal na kumpirensya, partikular na po sa larang ng teatro. Kung kaya ako po talaga ay malampagsidlan ng aking kaligayahan ngayong umaga dahil isang sorpresa po na makita ko siya ngayong umaga dahil ngayon po lamang natanggap ang kabatid ng ating panauhing pandangal po pala ay walang iba kundi ang kagalang-galang na dating tagapangulo ng komisyon sa wikang Pilipino. Sa umagang ito at sa araw na ito ay pagdiriman ang nais kong bigyang diin pagkatapos nating marinig ang mga magagandang salaysay at mga pananaw ng dating tagapangulo ng komisyon sa wikang Pilipino. Tayo po ay magdiwa sa temang sama-samang sumulong para sa adhika ng komisyon. Sama-sama. Ito po ay nagbibigay ng implikasyon ng pagkakaisa. Tayo po ay magkaisa upang lumus po ang pagsulong ng ating minamahal na ahensyang komisyon sa wikang Pilipino. At ito po ay kaugnan na rin sa iniisip at pinaplano at inilusan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na tayo po dapat ay magkaisa upang tuluyan na nating makamtan ang pagsulong ng ating ahensya. Kaya't ngayong umaga, nais ko pong ang lahat ay magpakasaya. Magdiwang po tayong lahat, magbunyi dahil mahaba na po ang narating ng ating kasaysayan. Ating pong suportahan ang komisyon sa wikang Pilipino sapagkat bahagi po tayo ng kasaysayan ng ahensyang ito na ating pinakamamahal. Kaya muli nais kong iparating sa inyo ang aking pagnanasang sana sa araw na ito ay gunitain natin ang ating nagdaan. Gunitain natin ang ating kasaysayan sapagkat ang paggunita ng ating kasaysayan ay ang paglilinaw at pagbibigay ng definisyon kung ano tayo sa kasalubuyan bilang mga kawali ng komisyon sa wikang Pilipino. Tayo ay magdiwang piyesta po ngayong araw na ito, magsaya, marami po tayong pagkain, kasi ang nawa tayo ng Panginoon. Maraming salamat po, Tagapangulo Casanova. Ngayon naman po ay ating balikan ng kasaysayan ng Komisyon sa Wikang Pilipino.
sa pamamagitan ng audiovisual presentation. Pagkakataon kami ng mga lugar,
libre yun. At pagkanino bili ko, kinakaroon nila, pinagbibili ko ba yun? Hindi, libre ko. Isang kong dali, nakala nila kasi, hindi ba ito sa mga ibang lugar, may talaga na nakakala bilang mo, mga pinagbibili, tinatakbulan kami, nakala, pinagbibili namin yun. Kasi sa mga nakaabot hanggang Laguna, Talak, ganyan. Yung mga libro niyo, yung gabarang version. Kukunin ko siya. Alam niya po yung sulitan na wikang pagbasa natin. Ay! Alam na niya. No, doon kasi na doon. No. Yan ang pinakataan na kakasaya yung ano namin. Sa komisyon ha, sa komisyon sa pinagpinagin ko. Yung mga ispampet, yung palikot. Yan ang pinakasaya namin. Kapag sinabi, ay, doon, yan ay, practice po, practice na. Kinakalaman din namin yung nangyibigin. Yun ang nakasaya natin lang kung sinari, sports. Yan ang mga pinasupport hanggang sa pinag alam mo, yung pag-aandalan sa mga bika natin, ang pagkamahal ng komisyon sa pagka-propagation ng bika, katutubo, yun ang pinagamahal ko. Kasi namimiss ko yung pagpasok mo sa walls. Parang pagkamahal ka, tumakahan natin ko pa sa tanggapan na kumungkot sa'yo ng ilang taon. Ayaw na nag-retire ako, kung tawa ko, kapag di ba niya sa ako? Thank you.
isang magandang pagbabalik yun no, sa ating kasaysayan, may mga lumusog na naging sexy, may mga sexy naman na lumusog no, so makikita natin yung transition. Pero ano man no, tayo pa rin yung mga kawaling tumutupad sa ating mga gawain. Bago po tayo dumapuro sa ating mga palaro, sa ating mga parafol, dadako po muna tayo sa pagkuha ng mga larawan ng bawat sangay. Sa dating ngayon po mga prior commitment ng ating po mga opisyal bago po mag-alas 12. So, pinatawagan po namin sa unahan mga full-time commissioner, sino Commissioner Abdulaman, Commissioner Casanova, Commissioner Mendillo, ang ating pong panaguhin pandangal, si unong commissioner. Nandito din po si dating full-time commissioner sa pangasiwalan pananalapi, Commissioner Dorna Flores. Para po sa pagkuha ng larawan, pre-division po yung pagkuha, tapos po yung last ay pang-anahan na lang. So, kung may mag-retouch pa po, no, may time pa po mag-retouch, mag-lipstick, mag-powder, mag-fresh powder, pwede pa po. Hintayin lang po muna natin yung ating mga full-time commissioner dito po sa unahan at nadako po tayo sa pagkuha ng larawan. Minda! Magpapatulong po kami kayo na Kuya Romy na mag-set up po ng pangkukuhan sa akin. Just Sir John. Inaiyahan po namin sa upuan si Natagapunglo Casanova, Commissioner Carmelita Abdulaman, Commissioner Benjamin Mendillo, ang aking pong panaruhin, dating punong Commissioner Jose Ladera Santos, at inaiyahan din po namin makasama ang dating full-time Commissioner Commissioner Dorna Flores. Para po sa unang batch ay tinatawagan po namin ang mga hepe ng bawat sangay, Ma'am Lourdes Sinampas, Ma'am Shelly Vega, Sir Jomar Caniega, Sir Vance, at si Sir John Turalba po para po sa pagkuha ng larawan. Ang susunod po pagkatapos po nito ay mula po sa sangay ng edukasyon at networking, kaya maghanda na po yung mga kawali. Ini kami kada. Ini jenis
Sir Bats, makikilig mo daw ako sa hindi yung mas. For this, for your purposes lang po. Mangyari maghanda din po ang sa ay ng edukasyon at networking. Kayo po yung kasunod. Kailangan po ang inyong mga props. Pag-isa ka niya,
Danilo Villesa Villendez. Danilo Villesa Villendez. Ah, thank you. Thank you. Ma'am Jennifer Caballes, Miss Ma'am Irene,
Via Sir Greg at Lorna po para po sa pamamahala sa mga padalok. Maraming po sila. Thank you.